May mga kangaroo dito sa kampo namin. Yun oh. Yung dalawa na yan. Sino ba yun? Yun oh. Ayan, tumayo yung isa. Ayan. Tumingin siya dito. Hindi nagkumalaw. Saan kaya siya pupunta? Mag-ina siguro yan kasi maliit yung isa eh. This is my earliest time since I left the camp. Usually I leave 7:15, 7:30 because I'm not allowed to go that so this so early because it's dark. Oh, yeah. And it's in the role I am not inducted with this in this place, in this road. So yeah, this is, I was excited and they can go directly. I was planning to do that induction, but there's no like time. And the kitchen is always like busy. That's right. Yeah, and that's the problem, is it? Yeah. So, ito yung daan kung saan bawat araw ng off ko binabaybay ko. Minsan nagbabiyahe akong mag-isa lang dito, minsan dalawa kaming magpalitan sa sasakyan papuntang trabaho galing Brisbane City o galing ng trabaho sa Minahan papuntang Brisbane. Lumilipad ako through Virgin Airlines or Qantas Airlines. Mayroon kaming chartered sa kumpanya na libre sa lahat ng kumpanya. Tapos ito minsan malungkot kasi malayo ka sa pamilya mo, pero okay lang, kayo lang kasi para sa kinabukasan ng pamilya at makakatulong sa pamilya sa Pilipinas. Pag mag-isa lang ako magbiyahe, medyo risky kasi minsan nakakaantok din sa daan, 3 oras ang biyahe. Yan, gaya nito, foggy yung daan. Hindi mo makikita yung harapan ng harap na sasakyan. Pero dapat ano ang ginagawa ko, activate ko yung ilaw para makikita ng kasalubong na sasakyan na meron ding sasakyan sa harap. Para ano, tapos pray lang, panalangin lang, lalo na tayong mga Pilipino na karamihan sa atin mga religyoso, panalig lang sa Panginoon para sa safety ng dinadaanan natin. Kaya gaya ng sinasabi ko, ganito po yung tinatahak ko bawat 2 beses sa isang buwan kasi yung swing ko, halos 3 beses sa isang buwan kasi yung swing ko 2-in-1, 2 linggong trabaho saka 1 linggong off. Tapos yun, binabaybay ko yung daan na to halos malayo sa Kabiasnan, walang mga bahay, tapos bihira ka lang makita ng mga taong na sa daan, o actually wala talaga, makikita mo lang mga tao na nasa daan kung mayroong construction area.
Pero kung sakaling mabaryaman or magkaroon ng sira yung sasakyan or halimbawa ma-flat yung tires nyo, medyo mahirap kasi wala din signal. Tinatawag nga na remote area yung ano, isolated area yung trabaho namin. Pero kayanin kasi para sa kinabukasan ng pamilya or makakatulong din sa pamilya sa Pilipinas. Guys, another monster on the road. A heavy load truck. Tingnan nyo, sobrang laki. Ayan o. Napaayos siguro yan kasi wala ng gulong. Grabe, laki. Grabe, laki. You're taking usually you go straight and go right on the side. Are you guys straight? No, me, I go right on this. Yeah, right on this. Then the signal. I just follow the sign. Yeah, me too. And I joke, we can see guys in another way, but there's a way in that street and go right. Yeah, it is. But it's really hard to bit right because there's no signal on that. There's no traffic light. Oh, okay. And here it's very easy to use traffic light to go left. Yeah, it's a little na kami sa Makay Airport. Sa mahigit 3 oras na biyahe. Napuno ng fog. So, maghintay naman kami ng flight. Stop na naman na mag-drive papuntang kampo sa company car na to. So, nandito na kami sa Makay Airport. Thanks God na maayos lang yung biyahe namin kahit matindi po yung parang ulap, parang pag pala, matindi yung pag ng makapal, hindi namin makikita yung daan, pero salamat at nakakarating kami dito. Tapos yung nag-aantay kami ng flight namin ng another 1 hour pa, tapos yun yung biyahe namin galing sa trabaho. So dumating na kami dito sa Brisbane. Yan. Tapos ngayon papakita ko sa inyo kung paano magbiyahe sa puntang north na gamit yung train. Tara. So ganito po ang itsura ng Brisbane Airport. Malinis siya. O anong ganong mga sino yung sinakyan ko, Virgin. Medyo haggard po ako kasi dalawang oras lang yung tulog ko. Kasi pag last day ng trabaho, bago ka mag-off, maglalaba, maglilinis ng kwarto. Tapos mga sikaso ng
ng papeles sa trabaho. Kaya yun, pagod. Tapos ngayon, dahil nasa trabaho yung asawa ko, magtitrain ako pauwi. Kaya samahan niyo ako. Magtitrain tayo. Yeah! So yan yung domestic airport ng Brisbane. Tapos yan yung pick-up area ng mga private car. Yan yung Virgin Airlines. Tapos andun yung sa kabila yung Qantas. Diyan yung ano, waiting area ng free bus para pumunta ng DFO. Saka yung bus na paikot-ikot sa domestic at saka international. Diyan yung waiting area. Doors closing. Please stand clear. Yung shade na kulay orange na yun. Yan yung bus na yan. Sa bus na yan. Yan yung mag-iikot ng airport, domestic at saka international airport. Yan. So, paalis na tayo mga bes. So, dito naman sa international, pag mag-depart kayo, doon sa taas, sa third level, yan. Kung mapunta kayo ng ibang bansa. Pero pag arrival kayo dito nga level second floor, dyan yung arrival point. Yan, turo ko sa inyo ayos. Yan, dito na floor, second floor yung arrival. Dyan tapos yung sa taas, dyan yung departure. Yan ang international, tapos dyan yung arrival. Yan. Sa international, medyo konti lang yung pasahero, pero sa domestic, ang dami. Tapos, lilipat tayo sa Eagle Junction Station para papuntang Caboolture. Nandang parte niya. So, ibang train naman yun. Lilipat tayo dito sa bridge na to sa kabila, sa platform number 4. So yung train na to, yung air train, sobrang mahal yan. Yung galing airport, sobrang mahal. Siguro na sa mga $21. Tapos yung ibang train, gaya niyan, na gano'n lang yan, mahigit $4. Pero pag air train, medyo mahal. Yan, so ganito itsura ng train station. So yung train na to, papuntang city yan. You know, going to the city. Papuntang city yun, mga 25 minutes na sa city na. Tapos dito lang ako mag-antay. Dito yung platform ko, ito yung 4. Tapos 3 dito. Tapos 2, tapos 1 sa kabila. Yan naman yung isang train na parating.
puntang Cleveland naman yan. Mga bagong train na. Normal lang yung pamasahe niyan. Pero yung galing airport saka galing Gold Coast, ang mahal ng pamasahe. Pag sumakay ka lang kahit isang station ha, $21 ang patak nun. Medyo mahal. Isipin mo, $21. So, $350. Nasa mga $750 ang pamasahe. Pero sa regular na train, gaya ng sasakyan ko ngayon, yung pangalawa, ano lang, $4.50. So, nasa mga 150 pesos ang pamasahe. Pero malaki na rin. Ito, walang pasero. Ayan. Yan yung mga lumang train dati. Tapos pinalitan ng mga bago. Simula, ayan yung mga bago, yun sa kabila. Yan yung, ito bago rin to. Ano ba ito? So, nandito na ako sa Dakawin Station. Ito yung station namin. Balita eh, renovate daw pero hanggang ngayon hindi pa rin na-renovate. Yan. So, natawid ako sa kabila. Yan. Yan kasi yung ano eh. Ang daan. Gawin ko lang. So, ito na yung station. Lalakad ako sa gubat. So, ito yung card na to. Yan. Yan, magagamit yan sa bus at saka sa train. Tapos, kung pupunta ka rin sa city, yung mga ferry na yun, yan, pwede gamitin yung card na to. Yung gupat na yan, ulit na kakahuyan, maglalakad ako dyan kasi doon nakaparada yung kotse. Malapit lang naman yung tinitirahan ko dito, mga siguro 5 to bilisan mo lang lakad. Tapos ito lang ako kasi iniwan ang asawa ko yung kotse niya, tapos sukunin ko lang. So, yun po mga bes, yung biyahe ko galing sa kampo. Nagda-drive kami ng mga 3 hours simula sa kampo hanggang sa Makay Airport. Tapos nagantay ako ng nagantay kami ng ano ng mga isang oras kasi maaga kami dumating doon sa Makay Airport eh. Tapos medyo delikado yung pagmaneho namin kanina, pag drive namin kasi pagi siya, walang makikita sa daan. Tapos tulin lang siya eh, kasi remote na area na yun. Kaya nung pagdating ko naman sa Brisbane, hindi naman ganong maulap. Nung sa bandang Makay, medyo maulap. Pero sa bandang Brisbane, ha, walang ganong turbulence kasi wala lang, hindi na ganong maulap. Tapos, yun, medyo maganda yung biyahe. Salamat sa Panginoon na safe yung biyahe ko ngayon. Kaya, sa pangkalahatan, medyo pagod lang kasi walang tulog kagabi, pero ayos lang.
kasi isang linggo naman ako mag-off eh. Tapos magantay lang ako ng email kung may ano manghingi ng tulong yung restaurant na nag-i-extrahan ko. Kaya ito yung itsura ng ano ng gubat na nilakad ko hanggang dun sa parking ng sasakyan ng asawa ko. Tapos may school dito sa kabila, yan o. Kita niyo yung field na yan, laki o. Pero yung ano na yan, school yan. Nakabin National High School. Pamugots na ako mga bes. Hindi pa ako nag-breakfast eh. Ang kinain ko is tubig. Wala talaga akong kinain. Tubig at saka kape lang. Kaya pagdating ko, kakain ako. Kaya mga bes, maraming salamat sa pagsubaybay. Sa ulitin, Kuya Dong, subscribe sa channel ko. Kasi marami kayong matutunan. Tsaka masaya din. Kunting saya din para hindi ganong medyo malungkot yung channel. Meron din saya. Kaya maraming salamat sa pagsubaybay. Please subscribe. Kuya Dong! Yeah!